So, healing kasi talaga naghihilom yung mga sugat nyo. Pero, ito'y in progress pa, no? Kumbaga parang kasalukuyan na nagaganap. Siyempre, pag nasa healing process kayo, may times na may mga ano kayo, episodes na na naiisip nyo, di ba? Yung mga nakaraan, pwedeng uminit yung ulo nyo pag naalala nyo, di ba? Pero, ang importante is yung tinik ba? Yung tinik sa dibdib nyo talagang nabunutan na kayo ng tinik, mga kapiksi. And progress itong success, victory. Yung isa pang energy, ito. Kasi nga, di ba? Naka-recover na kayo sa mga sitwasyon nyo sa buhay. Hello guys, hello Leo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is New Moon Kapalaran. Ito yung ating New Moon Kapalaran. New Moon reading para ngayong October to November para sa Leo, Sun Moon Rising Sign and Venus. So, shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Leo. So, ito yung energy ng Moon, mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Leo. So, Leo, guys, kayo ay na-represent ng Queen of Wands sa ating spread. Combination ito, guys, ng positive and negative energy. General reading lang, pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Yung New Moon ngayong October, guys, ay sa October 14. Tapos, yung next na New Moon naman, mga kapiksi, ay sa November 13. So, ang reading na to ay para sa period na yan. So, wow. Alright. So, ito mga kapiksi, no, nakikita natin, ito yung recovery stage, no. May mga matitinding pagsubok na pinagdaanan kayo sa buhay at saka sa relasyon, mga kapiksi. Ganun din sa relationship. Meron tayong air sign, energy, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, you may be dealing with an air sign. Unahin natin yung sa love life, mga kapiksi, kasi yung iba sa inyo, maaaring nagkaroon kayo ng third party sa relationship mo, with you and your person. Maaring LDR kayo nitong person mo, mga kapiksi, pero nakikita natin dito na maaari kayo magkabati nitong person mo. Maaring magliwanag yung isip ng person mo, lalo na kung, let's say for example, siya yung nagkaroon ng third party, mahihimasmasan siya, no? And marirealize na itong person na to kung gaano kaimportante sa kanya, and babawi ito sa inyo. Mga kapiksi. For some of you, unti-unti na rin nare-realize ng person mo yung mga pagkakamali niya at saka nare-realize niya yung totoo mong value after mong mawala sa kanya. Yung iba sa inyo, pwedeng nag-break kayo or nagkahiwalay kayo. For some of you, parang no contact, no communication, ghosted, ganyan. Pero, during those time na hindi kayo nag-uusap, nagkakalabuan kayo, dun yung time na na-realize ng person mo kung gaano kakahalaga and na-miss ka nitong person mo, kaya may chance na makarecover yung inyong relationship, lalo na, at saka kung nagkaroon ng third party, mga kapiksi, ikaw yung magwawagi over the third party. Ibig sabihin, ikaw yung pipiliin ng person mo. So, if in case na naka-resonate kayo, comment down below. And if in naka-resonate kayo, guys, let's say for example, meron pa kayong third party right now, pwede nyo pakinggan yung mga subliminals natin, pampawala ng third party, para ikaw yung piliin, pampaloyal at saka pampawala ng balakid. Yung apat na combo na yon, pinaka the best yon, mga kapiksi, para sa mga may third party na situationship. Alright? So, yeah. Parang marirefresh yung inyong relasyon, mga kapiksi. Parang brand new ulit, no? Brand new connection. Okay? And mas magiging mapayapa ito. At saka pagka bumalik ka sa person mo, hindi ka na niya bibitawan pa ulit. So, maganda yung nag-aantay sa relationship nyo. And sa problema naman sa buhay, mga kapiksi, let's say for example, may mga challenges ka sa buhay, no? Malalagpasan mo yung mga challenges na yun, yung bagyo, no? Kasi yung iba sa inyo parang nagdanas kayo ng bagyo sa buhay nyo. So, makaka-recover kayo, malalagpasan nyo yung mga bagyo na yan, yung mga pagsubok na yan.
mapagtatagumpayan nyo, and ngayon unti-unti na kayong makakabangon, makakabawi sa buhay nyo. Syempre hindi naman yan agad-agad na naka-recover, pero unti-unti yung progreso. Ang importante is may progress, mga kapiksi. Okay? So i-mind nyo na yan, guys. Kung gusto nyo i-mind, i-mind nyo na reconciliation, mind recovery, mind healing, no? Kailangan importante rin yung healing, mga kapiksi, kasi especially kung sa relationship, talagang dapat may healing talaga para magkaroon ng forgiveness, guys. Alright? Pero yung iba sa inyo, parang nalulungkot kayo. Parang hindi naman kayo masyadong masaya dun sa person nyo. So, tingnan natin. Yan. So, eto na, guys. Eto pala yung, ano, yung energy. Kasi, yung sinabi kong healing, no? Yung sinabi kong healing at saka tagumpay, yan talaga yung strongest energies nyo ngayong new moon season, Leo. So, healing kasi talaga nag-heal yung mga sugat nyo. Pero, ito'y in progress pa, no? Kumbaga, parang kasalukuyan na nagaganap. Syempre, pag nasa healing process kayo, may times na may mga ano kayo, episodes na naiisip nyo, di ba? Yung mga nakaraan, pwedeng uminit yung ulo nyo pag naalala nyo, di ba? Pero, ang importante is yung tinik ba? Yung tinik sa dibdib nyo, talagang nabunutan na kayo ng tinik, mga kapiksi. And progress itong success, victory. Yung isa pang energy ito, kasi nga, di ba, naka-recover na kayo sa mga sitwasyon nyo sa buhay, parehos sa love tsaka dun sa kabuhayan in general. So unti-unti na kayong makakita ng pag-unlad, pag-asenso. Kumbaga, you are moving towards a brighter place, brighter future. Ibig sabihin, brighter, mas maliwanag, mas may clarity, mas payapa, mga kapiksi. Okay? So, i-mind-mind nyo na tong mga success na to, guys. At saka magiging medyo busy din kayo ngayon kasi nakafocus talaga kayo sa kapirahan nyo kasi nga nagre-recover kayo. Okay? So, okay lang maging busy and productive, mga kapiksi, basta kumikita. Yun yung importante. Alright? So, comment down below, Leo, if naka-resonate kayo dyan, and yung mga pinapamind-mind ko sa inyo, i-mind nyo na para talagang ma-experience nyo ngayong new moon season. So, tingnan natin, guys, kung ano yung additional na mensahe sa inyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course? Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixietayo@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman talaga, mag-avail ka na ng course na yan. Sobrang ganda talaga, and meron din tayong 10% discount, no? Good news yan. Until October 31 sa lahat na mag-avail ng course, so mag-avail ka na, kapiksi. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo, guys, ng email sa pinoypixietayo@gmail.com. Ayan, guys, so sobrang ganda ng message sa inyo. Your hard work is paying off, no? So talagang bumabalik sa inyo yung resulta ng mga effort nyo, yung mga pagsisipag at pagtsatsaga nyo sa buhay. Talagang makaka-recover kayo, makakabawi kayo. Tsagain nyo lang, guys, no? Importante yung pagdadasal. Gratitude, unang-una, magpasalamat, i-appreciate lahat ng blessings. Magdasal, pray and affirm. Kumilos, syempre, pagkilos, and yung positibong mental diet. Siya yung ano, formula ng success talaga, guys, no? Kung talagang gusto niyo umunlad at umasenso, i-apply niyo lang yung formula na yan. Talagang makakita kayo ng
resulta sa buhay nyo. Okay? Attune to the moon, guys. Make a proper plan and execute it well. Importante talaga yung nagpaplano, guys, no? And hindi ko alam kung ginagawa nyo yan, nag-goal setting, nagpa-planning. Pero maganda yan kasi blueprint yan eh, no? Parang kumaga sa architect plano, di ba? Blueprint yan ng buhay mo, yung planning. Tapos, syempre, importante yung nagpa-plano ka, ine-execute mo din. Kasi baka naman puro plano ka lang. Tapos hindi ka naman kumikilos, ano sa tingin mo yung mangyayari, di ba? Syempre, wala nga din, no? So, mas maganda yung nagpa-plano ka na, tapos kumikilos ka rin para talagang makakita ka ng resulta, alright? You need to be more disciplined to reach your goal. Kailangan talaga disiplinado, guys. Persistent, consistency, tapos discipline, di ba? Para talaga ma-achieve mo yung mga goals and desires mo sa buhay. Hard work will make your dreams a reality. So, again, guys, yung hard work, isang ano lang yan, isa lang sa formula. Kumbaga, isang, ano ba tawag, ingredient, no? Isang ingredient lang yung hard work. Siyempre, kailangan ng gratitude, yung sinabi ko kanina, gratitude, prayers, and affirmation, hard work, and positive mental diet. Kasi minsan, kahit na mag-hard work kayo, magkandahirap kayo sa pagtatrabaho, dasal kayo ng dasal, pero kung ang mindset nyo ay negative, wala talaga kayong makikitang resulta. Kaya nga, yung apat na sinabi ko, dapat yun yung ina-apply nyo para makita kayo ng resulta. Alright? A very good omen for study or teaching. For some of you, kung gusto nyo mag-aral or magturo, now is the right time for you to do so. Magiging pabor sa nyo yung sitwasyon. And don't be too controlling and avoid anyone who is controlling. So wag kayong masyadong controlling. Ibig sabihin, wag yung controlin yung mga sitwasyon, yung mga tao sa paligid nyo, which is hindi nyo naman magagawa, no? Because lahat tayo, meron tayong free will. Ang tanging makukontrol nyo lang is yung perception nyo about things, about people, about any situation in your life. Okay? And yung mga controlling na tao, iwas-iwasan nyo rin sila. Para hindi kayo mahawa. Alright? Okay. So, yeah. Yan ang iyong reading, Leo. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.